What's up mga kabuting-ting? Magandang araw sa ating lahat. Mga kabuting-ting. Happy Monday pala sa ating lahat, mga kabuting-ting. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Rizal. Dito tayo ngayon maggala or maghanap buhay. Wala tayong home service ngayon, mga kabuting-ting. Kasi hindi pa nila alam na nandito na ako sa probinsya. At dalawang dahilan kung bakit nandito ako sa Sogod ngayon maghanap buhay, mga kabuting-ting. Una ay pagtrabaho, hanap buhay. At pangalawa ay sisilipin natin yung sahod sa YouTube mamaya. Baka mayroon na. At kung mayroon na, bibili tayo ng electric pan, idudonate natin sa chapel. So continue ko itong video na to, mga kabuting-ting, pagka nakahanap na ng customer. So ayan, mga kabuting-ting, nakahanap tayo ng customer. At doon sa Rizal, mga kabuting-ting, ay hindi ako nakahanap doon. At itong lugar na ito ay Barangay San Roque na. Medyo hindi naman kalayuan yung nilakad ko, pero wala kasi akong nahanap doon sa Barangay Rizal. So dito tayo nakahanap sa Barangay San Roque, at ito yung electric pan na gagawin natin, at yun yung may-ari si Sir. Ano pangalan nila, Sir? Flores M. Si Sir Flores M, mga kabuting-ting. So ito, mga kabuting-ting, ay umpisahan na natin agad. At tayo na, parang nanibago ako na medyo ilang araw akong hindi nakapag-vlog. So ayan, bali umpisahan natin ito agad, mga kabuting-ting. At disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience, at hindi ako dito nagmamagaling. So ayan, mga kabuting-ting, una nating gawin ay magpainit lang tayo ng hinang. Ayan, saksak lang natin tong hinang, at para pagkailangan ng hinang ay mainit na. At kung napansin nyo ito, mga kabuting-ting, ay hindi ko alam pa, sabi ng may-ari, ito daw ay Korea galing. Kasi kung napapansin nyo yung mga nakasulat dyan, ay hindi ko rin maintindihan. So ang problema naman daw nito, mga kabuting-ting, ay itry na lang natin para makita nyo rin. At anuhin lang natin tong power cord. Hey, Sir, may ano ka dyan, Sir? Adaptor? Kailangan pala ng adaptor ito, mga kabuting-ting, oh. Ay, pwede na pala, Sir, wag na po. Wag na. Pwede naman pala ito. So kung nakikita nyo ay mayroon tumunog. Meron akong narinig na tumunog. On lang natin. Ayun, kung may nakita nyo ay may ilaw. So ngayon pindutin pa natin ito. Ayun, mabagal. Ayan, oh. Halos umaandar naman siya, pero napakabagal. So mamaya na natin, hindi ko naman to masyadong alam, off lang muna natin kasi Korean yung nakasulat. So una lang natin gawin dyan ay tanggalin lang natin yung unang screen, yung pangharap na screen. Yan. At itornilyo ito. Tanggalin lang natin yung tornilyo. Hindi pala kita salita ng salita. Yan, itornilyo ito, mga kabuting-ting, oh. Yan. Bago natin ito tanggalin. So yan, tanggal na. Sunod natin gawin ay ikutin lang natin ito, baka nag-stack up lang. Ayan, medyo maganit siya, mga kabuting-ting, kaya hindi siya makaikot. Lalo na siguro kung may wala na tong ilis, eh. Talagang maganit na ito. Ayan, napakatigas, kaya naman pala hindi iikot talaga. So tanggalin na rin natin itong panglikod na screen or yung cover sa ilis. Ngayon ay itutumba lang natin ito. Ayan. Sunod, kailangan lang natin tanggalin yung apat na tornilyo dahil maganit ito, mga kabuting-ting.
tanggal mga tumilyo, mga kapatid ka. So, solid lang natin gawin ay susungkitin lang natin yan sa flat screw. Kasi kung napapansin nyo ay walang tornilyo sa likod. Ang mga lock kasi pag mga ganito ay ito lang. Yan. Apat na lock yan. So, kukuha lang ako ng flat screw. So, yan. Ito na yung flat screw. So, susungkitin lang natin. Minsan na po, nababasag ko itong mga ganito, mga kabutingting. Lalo na pag malutong yung plastic. So, kailangan ay dahan-dahan lang. So, ayan. Tanggal na natin. So, baka ang problema nito, mga kabutingting, ay nag-stack up lang. Tanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm. Tabing ko pa yung cellphone ko. Ito, mayroon tong tornilyo dito. Tanggalin lang natin para matanggal natin yung maluwagan natin yung tornilyo sa liig. Yan. Yan oh, may tornilyo yan. Pag wala kang pag hindi mo to kabisado, maangapa ka nito. Sunod natin gawin ay tanggalin lang natin tong tornilyo sa wire papuntang baba, connection sa baba sa mga pindutan. Sunod, tanggalin din natin yung apat na tornilyo para makita natin yung bushing kung okay pa ba. Kasi kung lalangisan lang natin ito, kamamaya may kayod na ang bushing nito, so hindi natin makikita. So kailangan natin tanggalin yung apat na tornilyo. So yan, natanggal na natin yung apat na tornilyo. So ngayon, dahan-dahanin lang natin ito sa paghugot. At medyo matigas, baka nandoon sa likod nag-stack up. So kailangan lang nang tanggalin natin itong stopper para mahugot natin yung pangharap na housing. Kasi kung ipipilit natin, baka mamaya ay makaputol tayo ng tanso dyan. Wala na, sa halip na gumagana pa ito, wala na, hindi mo na ito pagawa dahil dito sa amin napakahirap ng rewind. So bago natin ito hugutin ay lilihain lang natin yung shaft nya or shafting para makita natin kung para baka mamaya ay okay pa yung bushing sa likod, tapos pag diretso mo siya hugutin magagasgasan yung bushing. So kailangan muna nating lihain yung shafting nya. So yan, ito yung liha. At marami akong liha ngayon, mga kabutingting, dahil binigyan din ako ni Sir Alfredo Domingo, yung taga Malabon. Tatlong liha na binigay sa akin na iba-iba ang ano niya, nipin. Yan sir, shout out na rin sa iyo sir. Sir Alfredo Domingo ng Malabon City yata yung Malabon. So pwede na natin tong hugutin tong pangharap na housing. So ito tingin ko pwede namang try natin kung sa likod hindi kaya. So harap talaga natin ito dudukutin tong rotor, kailangan ilabas. At kailangan pag ilabas mo dahan-dahan, baka mamaya yung rotor sasabit dito sa winding nya. Sa halip na magawa yan, pag napatira ng isa mahirapan ka na yan. So kailangan dahan-dahan lang. Yan. So ito ay nag-stack up lang kasi kung babasihan natin itong shafting niya ay napakakinis pa yan, oh. Ganon din sa kabila. So pwedeng nag-stack up lang ito. So kailangan lang natin ng langis. Yan, langisan lang natin. At medyo paubos na rin tong langis ko, mga kabutingting. Yan, oh. Yan. Ganon dito sa ganon din sa kabila. Langisan din natin. Mukhang wala na ang laman, ah. Kunti na lang. Sunod,
Kahit wag na natin lihain yung ihi dahil napakakinis pa, ganun din sa kabila. So langisan na lang natin ito para matapos. At parang wala na akong mapipiga dito sa langis ko, mga kaputingting, at bibili na lang ako mamaya. Ayan. So ayan, pwede na yan. So asimbol lang natin ulit. So balik na natin tong shafting. Tingin ko naman ay wala namang walang kagasgas-gasgas yung bushing niya, oh. Nag-stack up lang. Yan, balik na natin tong shafting. At pagbalik natin, kailangan dandahan na wala kang matamaan sa winding, kasi pag may tama, natamaan ka diyan, siguradong hindi mo na magagawa yan. So ayan, napakalambot na, oh. Oh, di ba? So nag-stack up lang. So yun lang ang problema nito. Bagay, makikita natin mamaya kung mabilis pa ba ito or mabagal. At pwede rin naman nating testirin yung kapasitor. Balik lang natin tong apat muna na tornilyo. Dito lang sa tapang na itong kapunting magbunan siya, dito lang na magbubuhay dito. Kailangan masaya dito sa pagkakaroon ng sumer. Ngayon, napakalambot na, oh. Stack up lang. Balik na natin itong stopper. Ngayon, itatry natin paandarin. Ganyan na muna. Saksak ko lang dito yung power cord. Ngayon ay pindutin ko lang dito, ay on ko lang. Oh, ito ay napakabilis pa, mga kabutingting. Ayan, oh, kung nakikita nyo ay gumagana na. Alin ba speed rito? Hanapin natin mamaya yung speed. So ito ay napakabilis pa, hindi ko na kailangan siguro testirin yung kapasitor. Dahil ako natatansya ko sa kamay ko kung mabilis pa or hindi. Balik natin yung washer. Sunod, higpitan lang natin tong tornilyo na niluwagan ko dito sa leeg or sa neck. Balik, pwede itong ibalik, pwede ring hindi. Sige lang, sir. Sunod, balik na natin tong tornilyo sa swing arm. Ayan. Sunod ay balik na natin tong ano. Tigas, ah. Brasan ko muna, mga kabutingting, na medyo may mga alikabok konti. Yan. Na brasan ko na or napagpagan. So pwede na natin to ibalik. So yan, nabalik na natin yung mga tornilyo. Sunod, ito muna ang ilalagay natin bago yung screen. Kasi kung ilalagay mo yung una sa yung screen, hindi mo ito mailalak. Ito naman ay malinis. So, lagay na natin. Basta ganito ang hitsura ng electric pan. Ito muna ang ilalagay nyo bago yung screen. Para mag-lock siya. So ayan, nakabit na natin. So saka natin ito ikabit yung screen. At lilinisan ko muna yung screen, medyo alikabok. So ayan, nalinis ko na, mga kabutingting. So ngayon, kabit na natin tong screen. Lock lang natin yung guard lock nya. Hindi nyo pala kita. Dali, usob lang natin tong tripod ko. At hindi pa ako nakabili ng tripod na bago, mga kabutingting, dahil bibili sana ako doon sa
Taytay na hindi ako nakabili. Mag-order na lang ako sa Lazada. Balik na natin tong ilisi. Lock na natin. Balik na natin tong screen. Tapos tornilyo na natin. So ayan, natornilyo na natin. So pwede na natin tong i-try. Tayo lang natin. So ngayon, saksak na natin yung power cord. Tapos on lang natin. May nakalagay na on yung ito. Iba yung nakasulat, hindi ko maintindihan yan kung ano yan. So on lang natin. So kung nakikita nyo ay umaandar kaagad. At try natin itong paswingin. Pindot lang tayo dito kung ano, subukan natin itong dulo. Ayun, nachambahan kaagad mga kabutingting. Nagsiswing pala ito. Kasi ang gamit nitong swing ay motor din. Yun yung tinatawag nila na synchronous kung hindi ako nagkakamali. So yun lang, dalawa ang pipindutin ko. At try ko lang din, saan ba dito yung speed. Try natin ito. Tingnan natin kung lalo bang bumilis. Ayun, bumilis lalo. Pindutin ko pa isa. Siguro yan yung number 3 dahil yun yung mabilis. Yun, lalong bumilis. At ito naman, baka ito ay ito yung sa mga oras kasi may nakalagay na 30 minutes or 1 hour, 2 hours, 4 hours. So, yun siguro. Siguro ito yun. So, ito sa speed, ito yung sa on, at ito yung sa swing sa dulo. So, okay na ito. At tapat natin kay sir kung approval, approve na ba? Yan sir. Approve na po sir. Yan, may approve na mga kabutingting. At hindi ko na siguro pahabain yung video natin mga kabutingting. Dito ko na rin siguro tapusin. So kung mayroon kang natutunan dito at nagustuhan mo itong video mga kabutingting, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito na napadpad sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.